Hujat naman ang panibago yugto para sa ilang miyembro ng MILF ang sinagawang decommissioning o yung pag-turnover nila ng mga armas. Nasaksihan ito mismo ni Pangulong Noynoy Aquino na muling nanawaga ipasa na ang Bangsamoro Basic Law. Darito ang report ni Joseph Moro. January 2014 nang pirmahan sa Kuala Lumpur, Malaysia ang Normalization Annex sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa ilalim ng Normalization Annex, hindi nagagamit ng armas ang MILF at bilang kapalit, bibigyan sila ng kanilang pamilya at komunidad ng mga socio-economic programs. Tutulungan silang ibalik sa sibilang pamumuhay. Ilan sa mga dinokumisyon ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF, ang armed wing ng MILF, excited na sa bagong buhay na dala ng decommissioning, maging ang kanilang mga pamilya. Magiging business ako, for example, kasi yun ang napag-aralan ko. Ayaw na namin ng gera. Gusto namin pamumuhay ng ganda. Pero ang madalisan ng pagtanggap na pagbalik sa sibilang pamumuhay, tila pinahihirapan ng mga pangyayari simula ng pirmahan ng Normalization Annex hanggang sa mga oras na dinidecommission na ang mga combatants. Sa pagitan ng mga panahong ito, nangyari ang madugong inkwento sa Mama Sapano kung saan 44 ang miyembro ng PNP Special Action Force ang nasawi. Kasama na rito ang ilan ding miyembro ng MILF at iba pang sibilyan. Pero isinasangkot ang MILF sa inkwentro at hanggang ngayon ay nananawagan pa rin ng hustisya para sa SAF 44. Tinanong namin tungkol dito si MILF Chairman Alhaj Murad, pati na ang panawagan na isuko ang mga miyembro ng MILF na mapapanunayang sangkot sa inkwentro. That's why we are undertaking this peace process para hindi na mangyari ang mga ganong nangyari sa Mama Sapano. So we want to end all the violence. Dahil din sa Mama Sapano encounter, tumabang ang suporta sa Bangsamoro Basic Law o BBL na hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa Kongreso. Hindi na itinago ni Pangulong Aquino ang pakay ng simbolikong decommissioning sa Sultan Kudarat sa Maguindanao. May panawagan siya sa mga mambabatas na may hawak ngayon sa kapalaran ng BBL. Pag-arap mo ba sa salamin? Hindi ka ba uusigin ng iyong konsensya? Kung sa pagharang mo sa napakagandang solusyon ay umabot ka sa puntong napahamak ang pamilya mo mismo, maharap mo ba sila para sabihing, sorry, pinigilan ko kasi ang kapayapaan? Mula rito sa Maguindanao, para sa unang balita, Joseph Moro ang reporting.